Kabilang sa mga nasapon ng bagyong Ursula sa Leyte ay ang kabuhayan ng mga residente. Nawasak ang 15% ng agrikultura at infrastruktura. Live mula sa Tacloban City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Ngayong umaga ay mas maaliwalas yung panahon at mula nung rumagasa at nanalasa itong bagyong Ursula ay meron pa rin ilang mga debris rito bagamat patuloy ang paglilinis. So ito yung ilan sa mga naiwan. Makita niyo talaga sa lakas ng hangin itong nakakabit na ito sa somewhere na nakarating dito. Tapos ito may ilang mga signs na napatid mismo sa lakas ng ihip ng hangin. Pero yung ganyan man, patuloy nga yung kanilang paglilinis bilang bahagi nga ng preparation for New Year. Yung makikita niyo yung mga basura na nagkalat sana sa paligid ay naigigilid na. Pero of course, meron din ilang mga hard to reach na basura tulad nito, no? Na sa lakas ng hangin ay umabot doon. Ayan, so medyo good luck paano yan masusungkit, ano? Pero kung makikita nyo dito sa bahaging ito ng downtown, mas malinis na yung kalsada, may mga patuloy na naglilinis. So tulong-tulong kasi yung mga taga-Tacloban para makabangon. Although sanay sila sa ganito, yung iba sa kanila nakaramdam pa rin talaga ng takot nung mismong umiihip na yung malakas na hangin. Hindi bababa, at least 15% na ng agriculture at infrastructure ng Libong Leyte yung damage ng bagyo, kaya nga deklara na sila ng state of calamity. Dito mismo sa Tacloban, na malapit sa body of water, doon sa may bandang pier, sa kasagsagan ng bagyo, talagang umangat na naman daw yung tubig at naka-apekto sa mga taga rito noong mismong landfall. So hopefully, tuloy-tuloy na yung pagbangon dito ng Tacloban, pati ng ibang mga bayan dito sa Leyte, maging sa Samar para sa bagong taon. Yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Bam Alegre.